Ay guys, paano magpalit ng fuel filter ng Toyota Grandia or Toyota Hiace? Ito, pakita ko sa inyo. Toyota Grandia o Toyota Hiace Commuter, isa lang yan. Ang fuel filter niya nandito sa tabi ng battery. Okay? So, ayan siya. So, tatanggalin mo yan, pa-slide pa taas. Ayan, taas. Ngayon, kung matigas, medyo gagalaw-galawin mo siya. Pag-anon. Okay? Hanggang mahugot mo pataas. And then, kailangan matanggalin yung socket. Ayan. Okay. Then yung dalawang hose. Yan. At saka dito. Okay. And then meron yung socket dito sa gilid. Ayan yung kulay puti. Buksan na natin to. So ito na yung fuel filter housing natin. Ngayon, bago mo tanggalin yan, kailangan alam mo yung kung saan nakatapat yung mga tubo o yung mga hose, no? Kasi pag nagkamali ka dyan, hindi mo yan maikakabit doon dahil tatama to sa body. Yan mga yan. Ngayon, yung iba ginagawa dyan, ginuguhitan, no? Nilalagyan ng tanda. Pero ito, may tanda na yan. Kung makikita nyo yung araw na to, yan. At saka yung araw na yon, ayan. Sa lock nya. Yan. At yung araw na nasa ilalim, ayun. Pag tatapat-tapatin mo lang yan pag binalik mo. Okay? Kailangan magtapat-tapat yan, pati ito. Pag hindi tumapat yan, ibig sabihin, hindi pa mahigpit yan. Okay? Para yung angle naman, hindi ka malito, kailangan magtapat yan, yung guhit, yung araw na ito. Yan. Yan, kailangan magtapat yan. Yung araw na yan. Yan. At saka yung nasa ilalim. Okay? So, pag nakuha mo na yan, yung alignment yan, so, pwede mo nang buksan. Ayan. So, pag tumagilid yan, ibig sabihin maluwag na. Pwede mo nang hilahin pataas. Ayan. Okay. So, ayan na yung fuel filter element. Okay. Hilayan mo na lang yan. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan kadumi. Yung filter niya. Then, sa bagong filter o bagong bili mo na filter element, may kasama rin yung o-ring. Ito, yung o-ring na malaki na to. Okay. So, tatanggalin din natin yan dahil papalitan natin ng bago. Bago mo ngayon lagay yung bago, kailangan mong hugwasan to. Kasi nasa ilalim yan, kung may tubig man o may mga dumi, nasa ilalim nito. So, kailangan mo siyang linisin. Mas maganda kung gamitan mo ng kerosene para mabanlawan. Okay? So, lilinisin ko muna to and then ibabalik natin. So, ito na yung fuel filter element na binili natin. No? Ayan. So, replacement lang siya. Ang original nito, mga nasa 900. Okay?
So ito 350. Pero okay ang quality nito. Pwede na rin. Okay. So ito yung o-ring. So papalitan natin yung o-ring. Ayan. Okay. Then yung element, huwag nyo nang hawakan. Kung may plastic naman yan. Okay. So dito nyo na iuupo yan. Okay. Okay. And then ibabalik na natin yung cup. Okay, yung pinaka ibabaw niya. So sabi ko kanina, tatandaan niyo yung arrow. Ayan. So ito yung arrow natin. And then yung arrow doon. Ayan. Sa ilalim. Okay. Itatapat mo yan. May kita mo yan. May guide dyan dito. Saka may groove dyan. So itatapat mo lang yan dyan. And then, ipipress mo siya hanggang lumapat. So huwag niyo ipipress dito sa mga socket. O kaya dito, o kaya dito. Kailangan sa body. Okay. Ayan. So make sure na lumapat yung upper part saka sa lower. Okay. Bago nyo i-thread yung lock. Okay. Makikita nyo yung arrow. So malapit na. Kailangan magtapat-tapat yan. Gaya ng sabi ko kanina. Okay. O, diba? Ayan. So, lock na. Makikita nyo, gaya kanina. Ayan na yung arrow. Ayan na yung arrow. Magkakatapat na sila. Ayan. So, ikakabit na natin to. Hey, ang unang nyo ikakabit, yung socket na puti. Eto. Kasi pag naikabit nyo, naipasok nyo na to, mahirap ang kayong dukutin yun. And then, ipasok nyo muna yung mga hose. So usually yung clamp nito sa mga original self-locking. Ito kasi screw type na. Isiguraduhin nyo lang na naka-fit yung mga hose. And then ipapasok nyo na to sa body. So i-slide yan. Pagtapat dito nung hook, yung hook nya sa gilid. So i-slide nyo lang pababa. Ayan. And then pwede nyo nilagay yung socket. So walang laman na diesel yan. Kailangan natin i-pump. Ang pag-pump, hindi kailangan mabilis, no? Kahit dahan-dahan lang yan. Ayan. Mararamdaman nyo, patigas na patigas yan.
Ayan. So, pag tumigas na, mararamdaman nyo matigas na, halos di na madi, no? So, pwede na natin i-start yung engine. Okay. So, nag-start yung engine natin. Then, bigyan pa natin konting pump. Okay, matigas na ulit. So, okay na. So, ganyan lang ka-basic magpalit ng fuel filter. Ang Toyota Hiace. Hiace Commuter or Grandia. Okay.